Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video ay as usual magsishare ako sa inyo ng aking review about a skincare product, sunscreen, at alam nyo naman kung gaano kadalas mag-review, mag-upload ng iba't ibang klase at iba't ibang brands ng sunscreen kasi gusto ko maingganyo din kayo na gumamit everyday ng sunscreen kasi nga alam nyo naman para mabigyan protection yung skin natin from harmful UV rays. So today, ang sunscreen na i-review ko ay galing din sa isang sikat na brand online, nakikipagsabayan din at medyo kilala na din siya dahil sa tagal niya at talagang kilala rin yung may-ari nito. So ito ay walang iba kundi ang Beautiful Tinted Sunblock Cream. So finally, dumating na ang aking order at syempre ito ay binili ko sa kanilang authorized seller. So make sure na kapag bibili kayo ng products online, yung sa mga authorized seller kayo bumili para at least iwas fake. So unahin natin yung sa packaging. Packaging wise, ang linis lang niya tignan, no? Kasi yung iba, sobrang daming kolorete, sobrang daming drawing, M&M na parang hindi naman nakakatulong. But although, nakaganda rin naman ang impression yun, no? Pero sa, kasi mas preferred ko yung ganda talaga ng product over dun sa appearance niya or nung appearance nung mismong packaging. So ayan, malinis lang siya kaya nagustuhan ko, talagang very plain lang. Nakalagay lang yung logo nila tsaka kung ano yung product, which is ito nga, Tinted Sunblock Cream. Tapos nakalagay din dito kung ilang SPF siya. So SPF 45. So expect nyo na medyo may kamahalan yung presyo nito kasi mataas yung SPF. So nasanay kasi tayo na yung mga SPF ng karaniwang sunscreen is hanggang 30 lang, but this time it's 45. So medyo mas mataas ang kanyang coverage. By the way, this is 50 grams for 290 pesos. So again, 290 pesos to. Maglalagay na lang ako ng shop link dito sa aking description box. So pwede nyo i-click doon kung kayo ay magiging interesadong bumili at i-try ang Beautiful Tinted Sunblock Cream. So balik tayo. Sa likod, nakalagay dyan kung kailan siya na manufacture at kung kailan siya mag-expire. So itong product na to, itong pouch na napunta sa akin, neto lang siyang March 21, 2022. So, very fresh pa talagang. Bagong labas lang nila to. Bagong gawa lang. At mag-expire siya after 2 years. And then, nandito yung directions for use. Ganun lang din naman kagaya nung sa mga ibang sunscreen. Apply a small amount of Beautiful Pearl White Sunblock Cream SPF 45 and evenly apply to face and neck. So, lagi natin isasama yung neck. Use twice daily for best results. So, for me, as long as needed, kapag medyo humuhulas na yung inyong sunscreen, pwede namang maglagay tayo ulit, di ba? At least kapag nga tayo ay ma-expose sa sun, at least 30 minutes bago ma-expose ulit sa sun, maglagay tayo kahit pa unti-unti lang para hindi naman magpatsye-patsye. And then, nakalagay din dito yung ingredients niya, hindi ko naiisa-isahin. And then, kung manufactured for, etc., etc. So, nandito rin yung kanilang FB page, Instagram, and yung kanilang website. Pati na rin yung grams na sinabi ko na kanina, which is 50. So, ang hindi ko lang nagustuhan dito sa packaging nila is itong word na tinted, napansin ko lang nung hinahawakan ko siya, sticker lang siya. Siguro nagkamali sila sa print or may something. So, papakita ko sa inyo. Ayan o. Sticker lang siya. Ang unang nakalagay is yung binasa ko sa directions, which is Pearl White Sunblock Cream. Pero ginawa nilang tinted. So, I'm not sure kung ang laman ba talaga nito ay tinted kasi silyado pa siya. Hindi ko pa siya ino-open. Hindi ko sure kung ito ay tinted or pearl white kasi nga, ayan, kita natin. So, yon. Yun yung hindi ko nagustuhan. Siyempre, dapat pag naglalabas yung brands ng products nila, eh, specific. So, binago nga nila. So, ginawang tinted. Kaya lang, medyo mapapansin mo nga. Parang, dito medyo naging low quality yung sa packaging lang naman. I'm not sure pa about dun sa mismong product. So, ganun din. Parang luma din yung naibigay sa akin or nalukot lang dun sa shipping, no? Ayan, so medyo nagkaroon ng ganyan ng lukot-lukot. Tapos parang umangat yung sa mat niyang pabalat. Ayan. So yun lang, pero sabi ko nga hindi naman ako masyadong into the packaging. Dun pa rin ako sa mismo product. So buksan na natin. Ayan, silyado pa siya. So, ayan, oops. Oy, ano nga siya, tinted. Grabe, parang ang siksik niya, no? Kasi pagbukas mo pa lang, nandyan na agad yung laman. Actually, isa pa pala yun sa maganda kong napansin agad nung na-receive ko to. Ano siya? Siksik. Yung iba kasi, di ba, parang ito yung mismong product. Parang hanggang dito lang yung laman, eh, no? Pero dito, hanggang dito, makakapa mo meron, eh. Kasi pag pinres mo yan, lumalabas, oh, ayun, no? So, ayan na siya. So, try na natin ngayon. And, by the way, nakapag, ano na ako, nakapag-hilamos at nakapag
toner. So, dediretso ko na itong lagay sa aking face. So, ayan siya. Papakita ko sa inyo. Ayan. Tinted siya. Tinted. Ayan. And then, ayan. Hindi ko lang sure kung may color adapt technology din to na naayon sa skin color natin, sa skin tone. Pero ayan, naglagay ako ng ample amount lang. Uy, parang medyo naparami yung lagay ko. Wait. Ito muna ang kabila. Oh, napadami yung lagay ko. Ayan, so kita nyo naman kung gaano namuti yung face ko. So, dapat konti lang yung ilalagay natin. Ibig sabihin, ang tinted sunblock cream ng Beauty Vault ay tipid gamitin. Kasi konting lagay mo lang, masyado na siyang kukulay. Ayan, so mga katuloy, nagmukha ko espasol. So, tipid siya gamitin. Wait, lagay natin sa leeg. So, ayan, finally, na-spread ko na yung mismong tinted sunblock cream sa aking face. At kung mapapansin nyo, napasobra talagang lagay ko. Kaya ang funny ng itsura ko ngayon, namumuti. But anyway, ito lang nagpapatunay na konting amount lang ng Beauty Vault tinted sunblock cream ay talagang maganda na yung coverage na maibibigay niyan sa ating mukha. At talaga matatakpan din yung mga dark spots. So, syempre, hindi ko na tinodo-todo pa yung lagay dito kasi nga nabigla na ako, nagpanik na ako na ang dami kong nailagay. And about sa product naman, yung consistency niya, gusto ko matte yung finish niya. So, lesser yung pagiging maiinitin, pagiging mahulas natin this summer. Kasi nga, ngayon ang tindi na ng init, diba? So, ayun, gusto ko na matte siya at gusto ko na hindi siya mabilis humulas. Ang problema ko lang ay talagang minsan hindi ko nakokontrol yung dami ng nailalagay ko sa face ko. At kung hindi ko makokontrol yun, ganyan yung magiging itsura niya. Kung mapapansin niyo, pati yung mga baby bangs ko sa gilid-gilid, nalagyan. Ayan no. So, antindi nung kanyang coverage. So, guys, tipirin niyo yung paggamit. Hindi dahil sa nagtitipid kayo, kundi kasi kung hindi niyo titipirin, ganito yung magiging itsura. Which is masagwa kasi kahit na nilagyan ko to ng sunscreen, ng Beauty Vault, tignan niyo, magkaiba yung kulay. So, be careful lang sa amount. Ayan. And for 290 pesos, then 50 grams with SPF 45. Sobrang mura na nito, guys. Lalo na kasi makikita nyo siksik na siksik yung laman nung pouch. And then, maganda talaga yung coverage. Konti lang yung gagamitin mo sa face mo, pero plakado na yan. Ayan. So, kung mahilig ka sa mga matte finish na sunscreen, ito yung perfect sa'yo. Lalo na ito ay tinted, so hindi mo na kailangan pang mag-foundation pa para lang ma-cover yung mga dapat mong i-cover. So, kung mapapansin nyo, kanina yung kilay ko, buhay na black yung kulay niyan. Ngayon, dahil nga nalagyan ng tinted sunscreen ng Beauty Vault, ayan, medyo nag-lighten yung color niya. So, yun pala, makikita mo na agad kung paano mag-cover si Beauty Vault tinted sunscreen. So, I have nothing bad to say about this. Actually, nagandahan ako dito. Perfect for everyday use at lalo na kapag kailangan mong mag-reapply, tipid kasi siya so hindi tayo magagastosan ng sobra-sobra. Yung 290 pesos siguro talaga magagamit mo for at least 2 months no, kung tipid ka gumamit at kung hindi mo ko gagayahin na magiging ganito yung itsura ng face mo. So ayun lang guys, yung about naman sa negative, yun lang, eto lang. Dito lang. Siguro naman, nagkamali lang talaga sa packaging. But next time, kapag nag-reproduce na sila ng mga tinted sunblock cream nila, eh magiging okay na yung sa packaging. So, yun lang guys. I have nothing but to say about this. And for me, it's 5 over 5 dun sa product mismo. No? Kasi nga, again, hindi ako specific masyado dito sa mismong pabalat nila. So, yun lang. Thank you so much for watching. I hope na itry nyo ang Beauty Vault Tinted Sunblock Cream. Thank you so much!